Hey guys, this is Chang Anna and welcome back again to my channel. And for today, actually gabi na tonight, ito yung ating dinner. Ayan, so nagduto ako ng isang napakasimple pero napakasarap na omelette. Naalala ko nung bata ako, madalas naming ulamin to eh. Madalas iluto sa amin to ng nanay ko. At syempre gusto ko ding i-share sa inyo, diba? Sobrang dali lang po nito kaya tara, magluto na tayo. So, binabalatan lang po natin itong mga patatas natin. At ayan, hinihiwa ko lang siya ng manipis. Pero hindi naman yung sobrang nipis na parang sa Pringles. Sakto lang. At ayan, nilalagyan ko na siya ng asin para pag-fry natin sa kanya mamaya. Malasa na siya. So, ganyan lang yung nipis niya. Hindi naman OA sa kanipisan. At ayan na po, tayo po ay magbabati. Magbabati na po tayo ng itlog. So, depende po sa inyo kung gano'ng kadami itlog yung gusto nyo gamitin. At depende rin kung gano'ng karaming patatas. Depende po kung gano'ng kayo kadami sa bahay. Lagay tayo ng paminta. Asa siya? Naka white pepper. White pepper lang sa siya lagad. At batiin lang po natin siya ng maayos. Ayan. Kung anong meron kayong mga dried herb na pwede nyong ilagay, pwede rin. Wala naman tayong rules sa paggawa ng omelette. So, naglalagay lang ako dito ng liquid seasoning. So, kung gusto nyong malaman yung ingredients, ilagay kayo lang sa description. At ayan. So, mag-start na tayo. Alam ko yung nanay ko ang ginagawa niya, piniprito niya muna yung patatas eh. Pero ako, ang ginawa ko ay sabay na. Ayan. So, syempre, kailangan mo munang ilatag yung mga patatas mo dyan. Tapos, pag nalatag mo na siya ng maayos, pwede mo nang iwas agad yung egg kung hindi ka maarte. Pero kung medyo may kaartihan ka kagaya ko, ayan, may pa-butter pang nilalaman ng chang nyo. Ayan. So, yung butter na yan, yung parang, ayan yung nagsisemi-fry ka. Alam mo yun? And then, yun na. Ihulog mo na yung egg mo. Pero wag lahat. Parang half lang, ganyan. Tapos tatakpan ko siya. Ayan, and then after that, tsaka ko ngayon ihulog yung another half. Alam niyo yun, para medyo tumaba. O parang maging, kasi so, manipis eh, pag nilahat ko eh. At tsaka kaya ko siya tinatakpan para medyo maluto rin yung ibabaw. So, ayan na. Malapit ko siya maluto. Sobrang bilis lang ito, guys. Promise. Tsaka sobrang dali lang gawin. Alam mo yung, ito yung mga panahon na pag alam mong G na G kayo. Hindi naman G na G. G na G. Hindi naman gipit na gipit. No? Yung parang tipong wala kayong stock sa ref, wala kayong maluto. Tapos, syempre, mag-iisip ka ng uulamin, hanap ka sa kusina, may nakita kang patatas, o edi may patatas itlog ka, o edi may ulam ka na, di ba? So, naglagay lang ako ng water para hindi masunog sa ilalim. Pero, konti lang. Parang minoist ko lang siya. Ganon. So, ano ko yan? Tip ko yan sa inyo. Hindi ko lang alam kung nagaganyan yung nanay ko. Basta alam ko, niluluto niya to dati sa amin. Pero, ang yung way niya, yun lang hindi ko masyadong, alam niyo yun. Yung paraan niya. Kaya, kanya-kanya naman tayo ng paraan ng pagluluto, di ba? So, ang ganda niyang tignan, di ba? Siyempre, medyo social ng chang nyo, kaya maglalagay tayo ng cheese. So, depende rin po yan sa inyo. Optional yan. Pwede kayo maglagay ng cheese. Pwede kayo maglagay ng parmesan cheese or ng mozzarella cheese. Ayan. Kung talagang merong, alam niyo yun, gusto nyo pasosyalin yung omelette. Pwede kayo mag-add ng mushroom kung gusto nyo rin. Meron nga pala akong video ng onion egg omelette. So, kung hindi nyo pala papanood, ilagay ko yung link sa card o kaya naman sa description box. So, ayan, after nyan, tatakpan ko lang siya ulit para matunaw ng konti. Pero actually, hindi naman talaga natunaw yung cheese ko dyan. Umi-ema lang ako. And then, alam niyo yung mga ketchup nyo. Di ba pag kumakain kayo sa McDo or drive-thru, ganyan yung mga ketchup. So, yun, di ba, aminin nyo, hindi nyo rin yung tinatapon, tinatago nyo, di ba? So, ayan, mapapanabagan natin siya. Ilagay natin sa ating omelette. And then, tada! Di ba, social ng ulam. Tapos, partneran nyo pa yan ng noodles. Yum.
Tapos umuulan, o, di ba? So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana ay meron kayo natutunan sa video ko today. At sa mga subscribers ko, thank you so much. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to subscribe, like, and share this video to your friends. Ayan. Kahit na simpleng potato egg omelette lang, sobrang makaka, alam nyo, makakapagpasaya na to ng inyong hapunan. Pero pwede rin to sa almusal, pwede rin lunch, ganun. So, thank you all for watching. Bye, guys. So, ito na guys. Tikman na natin ang ating potato omelette slash potato pizza omelette. Ang daming tinawag. Wow. Natin. Ang sarap. Diba? Napasosyal natin yung dinner natin. Dinner namin to guys eh. Ang sarap. Nasa-lasa ko yung mga lahat ng lagay kong ano, ingredients. Lalo na yung basil. Sobrang sarap. Tapos yung ketchup natin. O, diba? Napakanabangan natin yung inuwi natin yung ketchup sa McDo. Kaya lang, kukuha lang ako ng kanin.